Helen, sa'yo, Inday. Ate Helen, and Helen Bola. Good evening. Good evening. And ngayong gabi malalaman natin kung paano ba o sino ba nagsasabi ng tama o mali. Alin payo ba ang tama at alin payo ba ang mali? Tinatanong pa ba yan? Kaya na natin malalaman ngayong gabi. Sayang ang panahon. Sige, bilisan. Do you agree with that, Helen, na kailangan may tama, kailangan may maling payo, kailangan mayroong payong sundin at mayroong payong hindi dapat sundin? Oo. Pero in the final analysis, nasa sa tao yun eh. Kaya dapat siya magtimbang kung sino sa kaibigan niya nagpapayo ang tama o nagbibigay ng maling opinion. Meron ka pang urinalysis. Ano urinalysis? Hindi natin kailangan dito yan. Analysis. Analysis ba? Kala ko urinalysis. Analysis. Oo, sige. So you don't agree, Ellen Bola? Basta ako, whatever. Pwede ko mag-vlog? Nang ano? Hindi, magpa-plancha sana ako. Sige, hindi bali na, okay. Tuloy na lang. Pwede kayo natin umpisahan ang mga problema, yung mga letter centers natin? Oo, sige. Okay. Tukunta pa ako kay Biba. Oo. Narito ang ating, nakikinig ko ba, Helen Bola? Yes, Inday. And Helen, are you ready? Yes, Inday. Narito ang first letter natin. Narito ang sitwasyon. Pakinggan nyo mabuti. Si Lorna ay isang katulong. Mabait at magaan ang personalidad ng kanyang among pinagsisilbihan. Ngunit ito'y iniwan ng kanyang asawa at sumama sa ibang lalaki. Ito ang dahilan ng pagkakaroon ng relasyon ni Lorna at ng kanyang amo. At ito ang problemang inihihingi niya ng payo. Walang nakakaalam kung sino ang ama ng dinadala ko. At ito'y mananatiling lihim. Ano ngayon ang gagawin ko? Sana ko magsisimulang muli. Wala akong planong guluhin o makiparte sa pagmamahal ng aking amo. Naway mapatawad ako ng Panginoon sa aking napakalaking kasalanan. Anong maipapayo mo, Ate Helen? Lorna, ang sandali niyong pagkalimot ay hindi kailangan dalhin niyo habang buhay. Nakaahon ka na, kaya huwag ka nang magbalik pa sa kumuloy na yon. Umiwas ka na sa anumang tulay na pwedeng magbalik sa pag-uugnayan ninyong dalawa. Pangatawanan mo na ang sinabi mong wala ka namang kabalak-balak na makiparte sa atensyon at panahon ng iyong amo. Ang pagiging dalagang ina ay hindi madali, pero tinitiyak ko sa iyo, Lorna, na kung ang iyong pagsisisi ay tatambalan mo ng positibong aksyon para ikaw ay makabangon, ang Diyos na sinasabi mong sana'y patawarin ka ay hindi sa'yo magkakait. Kaya, pumikit ka at makikita mo sa'yo ay nakangiti. Ang Diyos na sinasabi mo ay inaabot ang iyong kamay para akayin ka sa tama at sa masayang pamumuhay. Helen, Bola. Tapos ka na? Yes, I'm done. Ang payo mo. Bago ako sumagot, baka naman kumersyalin mo ako dahil ugaling-ugali mo yan. Hindi. Bago ka sumagot, kumersyal muna. Ayoko na nababastos ako. Hindi nga. Kaya nga, nasa iyo na ngayon ang floor. Ako na. Okay. Well, Lorna, may papayo ko lang. Huwag ka na makikinig sa ibang nagpagaling-galingan dyan. Rose lang yan. Rose lang ang nasa harapan yan. Umurahin lang yung lalagyan. Mga 5 pesos lang yan. Hindi ko kumaya rito. Orchids, Dai. Orchids. Paso, antik. Okay. Lorna, ang masasabi ko lang, Lorna, kalimutan mo na yung mga pangiting-ngiti at mga papikit-pikit. Hindi na uso yung mga close-open ng mga eyes na yan. Humingi ka ng sustento, mama. Sustento. Sustento ay sustansya ng buhay. Remember, to die is to rest, to have sustento is the best. Hindi ba, Dai? Kaya, ibagsak natin niya mabuhay ang mga chimay, ibagsak ang mga ganid na amo, ibagsak ang mga imperialistang kano, tulungan ang mga maralitang tagalunsod. Pasensya ka na, nabibigla. Ako galing ako sa Truth Forum eh. Baka natatangay ka. Oo, natatangay ako, Inday. Ang masasabi ko lang, kung ako, gugustuhin ko pang maging domestic helper sa abroad, Inday. Kahit na negro, magkaanak sa akin, kahit puti. Okay lang. Blue seal ang anak ko, hindi ba? Spokening dollars. Hindi ba? Kaya ikaw, Lorna, magdusa ka na dyan sa lugar ng mga isno. Pagtagal niyan, mamumuti ka rin sa isno, hindi ka lang gumumukhang katulong. Hindi ba, beauty? Say. Okay, meron pa tayong susunod na liham. Na ito ang ating letter number 2.
Itong susunod na hihingi ng tulong ay galing sa isang lalaki. Ganito ang problema niya. Suspecha man ito o totoo, alam kong may namamagitan kay na Papa Jaime, ang aking stepfather o padrasto, at kay Margot, ang aking asawa. Nabalitaan kong buntis si Margot at nagdadalawang isip tuloy ako kung akin ang kanyang dinadala. Parang ayoko pang makipagkita kay Margot sa aking padrasto. Ako lamang ang karamay ng mama ngayon at hindi ko siya maaring iwan. Gulong-gulo ang isip ko. Mahal ko si Margot pero masakit ang ginawa sa akin ng aking asawa. Ano ang gagawin ko? Ang pangalan niya ay Ronnie. Ano masasabi mo, Ate Helen? Ronnie, totoo man o hindi ang ibinibintang mo sa iyong asawa, iisa lang ang tatanungin mo kung siya ba'y dapat patawarin at muling tanggapin. Hindi ang sino man, Ronnie, kundi ang iyong sarili lamang. Dahil walang pwedeng kumustyon sa iyo kung sa kabila ng lahat ay umiiral pa rin sa iyo ang pagmamahal mo para sa iyong asawa. Ronnie, ikaw ang liligaya pag sinunod mo ang bulong ng iyong puso. Pero ikaw din ang lulungkot kung ang pakikinggan mo ay sulsol ng ibang tao na sa totoo lang ay wala namang pakialam sa iyo. Tama man o mali ang magiging pasya mo sa mata ng ibang tao, ang importante ay ikaw ang nagdesisyon tungkol sa isang bagay na ikaw ang involved at ikaw rin ang magdadala at hindi naman sila. Hindi nga ba ang sabi, buntot mo, hila mo. Alan Bola, it's your turn. Gusto na ibaba ang kilay ko. Well, sa akin, ang may papayo ko, wag mo kausapin yung si Ronnie. Ang kausapin mo si Margot. Hello. Ewan ko ba bakit tayo mga babae ganyan? Para tayong pinaglalaroan lagi. Hindi ba? Oo. Ang may papayo ko lang, wag mong pansinin lahat. Kausapin mo si Margot. Ano tayo eh, it's unfair, di ba? It's unfair, like that's unfair, yung mga ganyan. Unfair yan sa ating mga babae. At saka ikaw, yung sinasabi mo kanina, na ano yun tungkol sa buntot? Hila mo. Sabihan yun, buntot mo. Buntot mo, hila mo. Hoy, Ronnie, huwag mo sayangin yung buntot mo. Hagupitin mo yung padrasto mo. Pendejo! Di ba? Sobra, sayang ang buntot. Okay, tapos ka na, Ellen Bola. Oo. Meron ba tayong kasunod? Tapos ka na sa buntot. Ay, naku. Basta buntot, tanungin mo ako. Okay. Narito ang susunod na liyam mula kay Mrs. G. Ano ang may ipapayo kaya ni Helen Bola o ni Helen Bella kay Mrs. G? Nag-Saudi siya, naiwan ang asawa dito at nagkaanak sa ibang babae, at narito ang kanyang daing. Alam kong biktima ng kanyang kahinaan si Mel. Sa puso ko, napatawad ko na siya. Pero mabigat ang naging bunga ng kahinaang yun ni Mel. Tama bang isipin na naligaw ang puso sa sandaling nagkakalayo ang mag-asawa? Ano ang gagawin ko sa sitwasyong ito? Paano ko masisikmurang tanggapin ang anak ni Mel sa labas? Hindi ko sinisisi si Ellen, pero paano ko makakayang tanggapin ang ganitong sitwasyon naming tatlo? Paano ang anak ko oras na malaman niya ang kasalanan yon ng kanyang ama? Tulungan niyo naman ako, Mrs. G. Helen? Mrs. G, mapapansin mo, ang anumang material gain sa buhay ng tao ay lagi nang may katapat na losses in some other form. Lagi may kapalit, wika nga, no? Sa kaso mo na pinalad makapagtrabaho sa ibang bansa, ang iyong asawa na dollars ang kikitain, na kung dito sa Pilipinas gagastahin, ay talagang angat na inyong pamilya. Pero nakakalungkot isipin na usually ang nagiging kapalit nito ay infidelity o pagtataksil sa panig ng naiwan dito na nangulila, nalungkot. This is where one's values and priorities come in. Alin nga ba ang mas dapat pahalagahan? Ang dollars na kikitain na talagang para din naman sa seguridad ng pamilya o ang togetherness ng mag-asawa for a longer lasting relationship? Nangyari na ang hindi dapat mangyari. Hindi na dapat magsisihan o magsumbatan. Hindi magiging biktima ng kanyang kahinaan si Mel kung hindi ka nag-abroad. At ikaw naman, kaya ka umalis, eh dala ng kagipitan at pangangailangan. Sabi nga, ano nga bang nauna?
ang itlog o ang manok. Okay, pwede na ako sumagot. Ready ka na ba? Commercial. Hindi. So, nililinaw ko. Hindi, sige. Kaya sa akin naman kung tatanungin mo ko kung anong mas mahalaga kung ang togetherness o ang dollars. Well, ang masasabi ko lang, mahalaga ang togetherness at dollars. Kasama ang dollars. Together. At together. Together yan. Oo. Ibiro mo nga naman. Kung dun sa pesos na inflated na ang ligaligaya mo, hindi ba? O mas maligaya yung times 2150. Di ba? Diba? O kaya na. At dun sa katanungan kung anong nauna ang manok o itlog, well, ayoko sanang manghiya ng tao rito ngayon. Inday. Abang, anong gagawin mo? Hindi, kasi parang hindi niya alam. Na? Si older sister. Hindi niya alam kung ano nauna, manok o itlog. Ano nga ba nauna? Oh, well, alam ko yan. At para naman, hindi naman sa ginagawa kitang boba o kung nalalaman. On the air to, no? On the air, eh. We're live. Ayoko naman manghiya. Naninirvis na naman ako. No, huwag kang nervous yan, Inday. Hindi naman ito intriga. Ito'y pagliliwanag lamang. Well, kung hindi ka nagbabasa ng Genesis, ng Biblia, sa banal na kasulatan. Meron ka pang Biblia? Ayon sa Genesis, abay tayo, wala naman tayong ano, no holds barred, di ba? Ayon sa Genesis, sa banal na kasulatan, nauna, Helen, for your information and learning, nauna ang manok, iha? Okay? Manok talaga? Manok. Hindi itlog. Hindi itlog. Ayaw mo na itlog. Ay, inauna nga ang manok eh. Ay! Oh, ako! Ang liit tayo! Hindi pa naman ako tapos eh. Kaya sabihin ko naman, dumating din ang itlog, doon dumating si Adan eh. Baka pikon.